Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Mas napakahalaga na meron kang sapiang na union. Dahil kung wala kang union, wala kang proteksyon para sa sarili mo. Sa tingin ko, makakasama to sa kumpanya at magiging masama ang imahe sa mga investors and clients. I think we're one of the quickest teams in the league. Obviously, argabyado tayo sa size na hopefully makompensate ng ating quickness and our outside shooting. Laban Pilipinas! Uso! Nakahanap daw ng kasangga sa Senado ang mga nasa Business Process Outsourcing o BPO industry. Ito'y matapos isulong muli ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang Magna Carta for Call Center Workers. Nakapaloob sa panukalang batas na gawing regular ang mga manggagawa sa BPO companies at ang karapatan ng mga empleyado na bumuo ng labor union. Dapat dagdagan pa raw ang rest hours nila, lalo na ang mga nasa night shift. Inalam namin ang reaksyon ng ilang call center agent at sinamahan namin sila sa gabi-gabi nilang pagsisilbi sa mga banyaga. Hi, thank you for calling. My name is Karen. How can I help you? Sa loob ng 5 taon, ang paikipag-usap sa mga dayuhan ang naging trabaho ni Karen. Isa siya sa mahigit 600,000 call center workers na naitalang nagtatrabaho sa Pilipinas. Masaya. Maraming makukulay na tao. Na-enhance yung speaking skills mo, kung paano ka makipag-usap sa iba, kung paano ka makipag-usap sa mga foreigners, at saka kung paano mo i-express yung sarili mo in a different language. Pero higit pa raw sa mga ito, tumagal si Karen bilang call center agent dahil sa above minimum na sweldo. Ang mga dagdag benepisyo gaya ng tinatawag na night differential o ang allowance sa ibinibigay kapag nagtatrabaho sa gabi. Halos lahat ng shift na pasukan ko na eh. Maganda magtrabaho sa gabi, wala kasing traffic, tapos may night differential. So sweldo ang usapan. I really appreciate that you... Pero kalakip ng mataas na sweldo ay ang singil naman sa kanyang kalusugan. Madalas ako nagkakaroon ng UTI dahil sa stress. Tapos pina-ultrasound, nagkaroon ako ng cyst. After nung lahat-lahat, sinabihan na ako ng doctor na maghanap na ako ng ibang trabaho. Yung recommendation niya sa akin pagbalik ko dun sa office is mag-resign. Ang mabigat niyang workload at paghihigpit sa CR break sa kanyang kumpanya ang itinuturong dahilan ng labis niyang stress. Ang problemang kinaharap ni Karen, ang isa sa mga gustong solusyonan ni Senador Miriam Santiago, kaya ipinasa niya ang Senate Bill No. 57 o Magna Carta for Call Center Workers. Karami naman na nakalagay doon is na halos nasa labor code na rin. Pero okay naman na mayroon din Magna Carta para lalong mabigyan ng diin ang karapatan ng mga manggagawa sa BPO, sa call center. Nakasaad sa panukala ang karapatan ng mga call center worker na magkaroon ng healthy working environment, partikular ang pagkakaroon ng pahingahan at isang oras na meal break. Maakabuti raw ito ayon sa doktor. You don't know what will happen next eh. Hindi mo alam na baka mamigla may himatayin, biglang may atakihin sa puso, biglang may mahilo, biglang may mag-throw up kasi nalipasan na pala ng gutom. Sinong presidente nyo ron? Ayon naman sa Katipunang Manggagawang Pilipino o KMP, higit sa suliranin sa kalusugan, mas marami raw ang mga reklamong legal na natatanggap nila mula sa mga call center worker. Kabilang narito ang contractualization, illegal suspension, no overtime pay, at no night shift differential. Kaya naman pabor ang KMP sa pagbuo ng union ng mga empleyado ng call centers na nakasulat din sa Magna Carta. Through the union, siguro we can help both sides na magkaintindihan at maiwasan yung mga attrition na yan. Tulungan yung industry na lalong lumaki at lalong maging productive ang magagawa. Taliwas naman ang opinyon na mga kumpanya nagpapatakbo ng call centers ukol dito. Maakahad lang daw sa maayos na pagtatrabaho ang pagkakaroon ng mga union. Pwede siyang ma-abuse. So kung yung majority ng isang labor union mag-call ng strike, yung mga empleyado, pag nag-strike sila for the duration ng strike, wala silang sweldo. So sa employer side naman, walang production.
Nangangamba rin ang call center agent na si Alan na baka pag nagkaroon ng union, biglang tumamlay ang industriya at mawalan siya ng trabaho. Sa tingin ko makakasama to sa kumpanya at magiging masama ang imahe sa mga investors and clients. So, maaaring mag-isip sila na mag-transfer na lang sa ibang bansa. Yes, this is Ellen. How can I help you? Ang iba pang nakasaad sa Magna Carta, kasalukuyan na raw niya ang tinatamasa sa kanyang kumpanya, kaya hindi na raw niya kailangan pa ng unyong madudulungan ng problema. May mga health benefits naman kami, dental benefits. Nakasaad din dun sa bill about dun sa breaks, kung saan masigit pa yung breaks namin kasi hindi lang siya one sa isang shift. Meron kaming 3 breaks, sick leaves and vacation leaves na hindi naman siya nakasaad sa bill. Para naman kay Karen, may union man o wala, hindi raw kayang tumbasan ng anumang pera, ang puya, pagod at responsibilidad na nakaatang sa isang call center agent. Hindi raw ito pang matagalang trabaho, kaya pinili na lamang niya maging English trainer sa mga nais pumasok sa trabahong ito. Para sa akin, hindi ko nakikita yung sarili ko na tumanda doon. Kasi ang buhay sa call center para sa mga mas bata lang. Ayokong mag-retire doon. Kasi siguro by that time, baka sobrang grumpy na ako. Tapos kung ano-ano na rin ang sakit ko. Dahil sa hirap ng trabaho bilang call center agent, ginagawa ng mga kumpanya ang lahat ng paraan upang marami pa rin ang maengganyong pumasok dito. Sa aming palagay, hindi na kailangan ng union para mapilitan silang alagaan ang mga empleyado nila dahil para pa rin naman ito sa kapakanan ng kumpanya. At kung sakaling ipuwersa pa rin ang pagkakaroon ng union, hindi lang ilang call centers ang magsasara. Baka mamatay na ang industriyang malawakang nagbibigay ng hanap buhay sa maraming Pilipino at naging dahilan ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ako po si Renz Ongkiko, nag-uulat para sa Reaksyon.